Magkahalong lungkot at saya sa pamamaalam kahapon ng mga nagtrabaho sa barkong pandigma na pinagkaloob sa Amerika sa Pilipinas. 82 men and 6 women of the BRP Ramon Alcaraz stayed in the U.S. for 18 months to train with the U.S. Navy and U.S. Coast Guard while the Navy vessel underwent a $15.6 million upgrade. Don Tagala reports. It was a bittersweet goodbye for the Philippines' second warship as the BRP Ramon Alcaraz set sail from Charleston, South Carolina to the Philippines on Monday morning. At the send-off, the Navy's vessel's officers and crew said the Filipino-American community's generosity will be missed most. Many Philams played host and opened their homes to the 82 men and 6 women of BRP Alcaraz. Malungkot kasi naiiwan na namin yung nag-alaga sa amin. Masaya kasi makikita na namin yung pamilya namin talaga sa Pilipinas. After 18 months and $15.6 million worth of ship upgrade and successful training with the U.S. Navy and the U.S. Coast Guard, Executive Officer Commander Pete De Guzman says they are now more than ready to patrol and defend the Philippine waters. May tuturing na rin sila ang mga eksperto sa mga sinabing kagamitan at ito ay isang mabuting hakbang hindi lang ng hukbong dagat ng Pilipinas kundi ng ating hukbong sandatahan, makakatulong para protektahan ang ating mga interes at mga teritoryo sa ating bansa. Marami kaming na-accomplish dito sa medical side. Ang dami naming bagong equipment na hindi usually nakikita sa isang barko ng Pilipinas. The ship will travel for about 8,000 nautical miles to the Philippines. Dadaan po kami sa Atlantic Ocean, Caribbean Sea, at amin pong tatahakin yung Panama Canal. At pagkatapos po doon, dadaan po kami sa Pacific Ocean hanggang sa makarating sa ating bayan. The turnover process of the BRP Alcaraz from the U.S. government to the Philippines may have taken more than a year and millions of dollars worth of tax money. But Kababayans here say it's a step towards the right direction to be able to protect the Philippine territories from external threats. Don Tagala, ABS-CBN News, Charleston, South Carolina.